And we are back, last and final series natin para dito sa Division 2, bakbakang Team Flow naman versus Spawn Team. And kanina, quick recap, yung ating naganap na second series, Mike, naglaban doon is UDVS 1 versus MAG. And 2-0 po nilabas RR, ano? Yung UDVS 1 and both games sa series na yun, one-sided. Ikaw ba, ano expect mo sa matchup na to? Na-expect ko sa match na to, siguro magiging iba na yung galawan ng MAG or, ng Spawn Team, or at least makakaisa sila. Yes. Baka, I mean, sila pa yung makakuha ng series kasi recent matches nila, puro tali yung ano dito eh. Ako na-expect ko Spawn Team, pero baka umabot din ng game. Na rin ako. Na kasi yung mga players din dito ng Team Flow, although hindi kilala yung iba, pero si kilala ko lang dito si Nevermind kasi na ano to eh, alam ko naglaro to ng Polaris naglaro dati. Naglaro rin siya for Polaris. Tsaka Polaris. Si Nevermind, siya din sa mga may pagmamalaki ng laway yan eh. Ni Jackie sa bansa nila. No? Kasi sila yung nagre-represent. Nakukuha. Meaning to say ng mga team. And looking Radiance at their standing, 2-2 for Spawn Team. Team Flow naman, team medyo langanin, 1-3. Kasi alam mo naman, pag na-bottom to ka dito, hulog pero ka na sa Pero pag napanalo naman to ng Team Flow, matik para silang 2-3. Diba? So match yung magiging tie. Ay, hindi pala. Tama-tama, 2-3. Pag nanalo yung Team Flow dito. Pero pag Spawn Team nanalo, siyempre, angat sila ulit. Together with, alam ko, ano, magiging ka-score nila yung, ano kanina, yung MAG. Oo. UD best one. Magiging 3-2 sila, yes. In case, no? So, tignan natin. Kasi yung mga Team Flow dito, ang nalala kong game, yung WG Unity, diba, hindi pa ako masyadong ano sa Dota, pero naririnig-rinig ko na sila. Na ang mga players nun, ito si Trezam tsaka si ZY. May 4 years break nga sila naging ganap. Tinignan ko sa Liquipedia kanina eh. 2018 pa yung match nila, tapos bumalik sila nitong 2022 lang. Parang nagkaayaan lang. Ay, tara, buo tayong game. Yes. Diba? Ay, buo tayong team. Nakakalungkot pa naman sa division to. Pagka bottom to ka, nahulog ka. I mean, balik ka ulit sa ano. Gin-rime mo yun sa open qualifiers. Balik ka ulit doon. And hindi biro yung open qualifiers na naganap. Sinala talaga yun ng sobra. Diba? Tapos wala kang prize money makukuha kasi dyan, Mike. Ano lang. Yung malungkot na part. Eh, pag nag-stay ka, kahit pa paano, 6th place, meron kang $7,000. 5th place naman, $9,000 USD. And double digit ka na pag umabot ka ng 4th place. 11K, pero ito, draft is up, mga kaibigan. Batrider and Rubik para sa Team Flow, habang Spawn Team naman, they went for a Tiny and Mirana, a bluff pick. A Tiny, either mag-support yan, or gamitin a score, pero Beastmaster third pick dito, Mike, para Spawn Team. Okay din yung magiging draft dito ng Spawn Team in terms of galawan. Mas na, well, ano eh, medyo magiging bias ako sa galawan kasi mas alam ko yung galaw ng Spawn Team kumpara mas sa Team Flow na, ayun nga, nabanggit ko kanina to kahap, ay di, kanina nga, na ngayon ko lang makakast o mapapanood yung magiging game ng Team Flow. So medyo curious din ako kung paano magiging galawan ng buong Team Flow dito, kung isa ba sila sa mga team na yung kalakasan ng yung strength ng kanilang galaw eh nasa mid or ano sila mga late gamer na ano. Kahapon kasi nakalaro nila yung blacklist eh. Kumbaga syempre parang kung bibigyan mo siya ng analogy, kung super saiyan ka, lalakas ka eh. Pagka nagkaroon ka ng malakas na opponent, diba? 10 seconds remaining. Nagdagan yung ano. Ah, so parang ano sila? Para pala nag-a-adapt sila sa kalaban nila. Hindi naman. I mean, syempre, malakas na team na kalaban mo. Ano muna, baga yung... Itodo muna. Yung magiging next matches ninyo, malakas na kasi, kumbaga, nagkaroon kayo ng team na ano eh. Matibay eh. Parang itinas yung standard mo bigla. Oh. Parang ito yung minimum mo dati nung nakalaban mo yung ganitong team. Tamas yung minimum mo. Okay. Kalaban mo, so, tignan natin kung paano magiging galawan nga ba dito ng Team Flow. Kasi sa ngayon, decent yung kanila nagiging draft. Well, for Spawn Team, expect na natin yan. Maganda galawan ng mga to, pero Naga Siren, ayos yung draft nila. Quick answer versus Morphling. Kumbaga, pumik na agad sila din dito ng tapos Disruptor. Carry pick. So, bale, yung Rubik magiging post 5 na dito sa game natin na to. Ano? Yes, tapos position 4 yung Taskar. Or pwede pa rin naman din maging offlane. Diba? Kasi, depende yan. Tignan natin kung ano mangyayari dito sa Team Flow. Kasi pwede pa naman sila kumuha ng offlane na ano eh. Na tanky or 4. Ito, ano lang ha. Pasabi kay Direk sa Twitch, ako magla-live sa Twitch. Siya daw magla-live sa Twitch, sa Mijoma. Ayun. Kwento mo sa pagong. No prob. Pero ito, Spawn Team, binan nila yung
Night Stalker, which is a good ban against Beastmaster and Naga Siren, lalo-lalo na lugin-lugi kayo dyan sa Vision Gaming. And kung Vision Gaming lang pag-usapan, yun yung gustong-gusto ng team flow kasi they've got this Bat Rider and Radiant ban ng Primal. Bilis ng ban, no? Alam na team flow yung baban nila dito. Walang nag-review. Siyempre, Naga Siren, mamang daya. Yun sa Naga naman, no? Iban mo na din agad yung Leisure. Yan yung pinaka-usual Automatic. Na counter, lalo ngayon, Bloodstone meta for him, di ba? Oo, tsaka yun, pwede pa rin pala i-offline dito yung Batrider, if ever. Against kay Naga Siren, okay na ako yung Batrider. Kaso, medyo maduga nga lang, no, parang Tundra. Remaining. Parang Tundra nga. Ako nag-expect nga ako na baka may mag-pick ng Oracle, Abaddon, Omni-Knight, para lang sa Batrider, di ba? Counter lang. It's Triple H. Para may taga-debuff ka agad sa Lasso. Pero ito, punch. Ay, di, magiging pang-ubos nila. Magpa-punch carry sila ba? Offline yata. Offline punch? Mid-Bat Rider? Oo. Why not? Pero okay lang din kung i-offline nila itong Bat Rider. Sabagay, yung punch naga naman na matchup. Lamang, decent naman. Kaya-kaya ng punch yun. Kaya-kaya ng punch yun eh. Mm-hmm. Pero medyo maduga nga lang kasi may combo doon naga. Parang Tundra nga yung draft dito ng spawn team. Ano mo, Beastmaster Mirana. Ayun, naga sa Mirana. Very single target nga lang. No? Disruptor. Sa team fight wise, medyo tagilid lang for team flow kung 5v5 yung situation kasi spawn team, Naga, Beastmaster. Hindi, okay lang naman. Pag nagkaroon na isa lang, ano? Ano? Nagkaroon ng aganims yung Pudge, okay naman na. Disruptor. Ayun niya, Disruptor nga rin yung initay ko kasi maganda. Good siya against. Good siya against Morphling. Tsaka naghanap ko ng pangano sa laso kanina eh. Pwede niyang kulitin dito si Bat Rider. Glimpse back lang, di ba? Oh, glimpse back lang. Cancel na yun. The question is, willing ba silang gawin yun? May 1 minute and pwede 10 seconds mag-mid sila tiny. Para pag-usapan. Yun nga. Medyo may hirapan nga lang sa mid kasi kailangan ni Tiny ng target para matos yung Batrider if ever napasukin na siya. Yung matchup nga lang, masakit yan. Okay, pwede siya mag-boots magic stick agad tapos pag-training na siya. I mean, Batrider player din naman si Mamang Daya. Alam niya kung kaya na siya pwede pasukin ng Batrider. Hindi malabo. Takbo niya agad, di ba? Yep. And shoutout pala sa mga tropa natin dyan naka-tune in sa YouTube and Facebook. And magandang... Share nyo na yung ating live stream. Maayong gabi sa inyong tanan. Yes, maayong gabi sa inyong tanan. Sa mga tropa nating kunichiyawa dyan, yung mga bisayawa nating friends across Visayas and Mindanao. Iba yung hindi tayo binagbigyan. Pwede na rin, kumbaga yung hotel, I mean... Tawag lang ng rescue, Mamang Daya mid kasi yan. So, bali magiging support tiny na to. Sa makatuwid. Ah, tapos magiging okay din naman yung compare of the light mid. I mean, wala naman chance. Uh-huh. I mean, mababa yung chance para na mapatay ni Batrider tong compare of the light lalo na kung kumuha ng casual level 1 solar bind itong si Mamang Daya. So, the more na mag-gabble si Batrider, the more na carry ano nga offlane punch. Offlane. The more na siya babagal. Uh-huh. At ang mahirap dito, walang basic this. Ay, hindi, meron naman Taskar Rubik naman pala 'to. Ah, wala, paras meron yung basic disable, avalanche naman tong side ng spawn team. Tsaka may setup sila kasi roar, arrow, dito, avalanche, tos arrow, net arrow. So, overall, sa draft, tingin ko magiging spawn team pa rin. No? Kasi once na mamatay yung patch, parang wala na nakikita ng way para nilang papatay dito yung Naga Siren. Ako naman team flow naman ako dito, feeling ko. Yung patch last pick, parang mahirapan ka sa 3-core setup. Like yung Pudge and the Bat Rider. Pag gumana kasi mid-game, mauboset ka snag eh. Diba? May invade ka with the Rubik and Tuskar na very active sa pagdating game. Sa mga supports. Pero tingin ko ito yung magiging game changer na spawn team, yung Keeper of the Light last pick din nila eh. Mm-hmm. Na ito yung magiging balancer nila sa o pamigil nila sa pwedeng gawing playstyle ng team flow. Problema nga lang, pag lagi siyang nahuhuli, kasi maraming pang close ng gap tong team flow, yan yung snowball, di ba, pwede niyang isama yung Batrider, tapos ilaso yung si Mamang Daya, wala na. Mahirapan na, pero may pang counterplay naman sila with the Naga Song. Kaso, hindi naman all the time, nandiyan yung Naga kasi magpa-farm at magpa-farm yan. So, tingin ko, it will all comes down to the laning stage, kung paano magiging laning stage dito. Full off, no? Spawn team, yes. Kailangan talaga maging maganda yung lane dito ni Keeper of the Light kasi Keeper of the Light mid, ano ba ang playstyle niyan? Kahit sino pa gamitin mo, same lang naman eh. Diba? Ano ito ah, shoutout kay Boss Jaime. Kanina ba ito yung comment niya eh, nung CM charot? Pero malapit naman at least kay OTN. Oh. Provide naman ng mana yan. Ano? And happy viewing din kay Boss Dominic. Shoutout Kadiha, shoutout Kadiri. Sama diba? Kadiri. Shoutout Kadiha, shoutout Kadiri.
Ha? Saan ba diyan? Hindi. Sa Muslim yan, sa Muslim. Nararinig namin dati sa Muslim. Anong word? Ewan ko, saan ba diyan? Iba ba? Nararinig ko saan yan eh. Sa Santa, kasi merong, sa Santa Cruz kami. May Bisaya din kasi na term na Sabadiha. Ah. Malahimik ka. Ah, nararinig yun sa ano, sa Muslim, sa ano sa amin. May game ba daw yung blacklist namin ngayon? Meron ba? Meron. Tingin ko, on go. Mga ngayon sunod, din kasi sunod, natapos hindi, na hindi, sunod sa oras yata yung BTS eh. Pag sunod sa oras eight, yun, mga 8 pa yun. Mga alas 8 pa po yun. Pero abangan nyo na lang. Versus Sersha. Sersha, yung parehas na nalo, no? Sersha, mm-hmm, nilaglag yung Fnatic sa lower bracket. Blacklist nilaglag tong Spawn. Sa lower bracket. BTS po yan. Yes, and ito namang kinakastatin yun is DPC Tour 1 Division 2. And nako, pak. Okay naman. Medyo lugi nga lang pala dito sa may baba kasi ang matchup Taskar tsaka Morphling. Kaya naman pumalag ng Morphling Taskar pero one time good time lang sila. Parang pag nawala na yung tag team, mahirapan na sila lumaban. Pwede pa naman magano. Actually, kahit anong gawin ng Beastmaster, ako lang kahit mag-whirling, ay whirling tuloy. Well, Daxes build siya o ano, alaga. Yung last pick din pala ng Spawn team dito ng Hotel, very favorable din, ano? Kasi mas pabor sa yun eh, magbibigay ng mana sa'yo, charge ka lang ng Illuminate, and then ipon ka lang din ng charges ng stick, tapos hindi ka mape-pressure. Kahit mga stick inipon, feeling ko, didistansya lang talaga dito yung Hotel, ano? Oo. Palagot lang. Oo, kailangan niya lang magkabot sa God, which is ayun, naka-queue naman agad sa kanya after niya mabuo yung Magic Wand. Magic Wand, yes. Kailangan niya agad eh, kasi ayun naman ang way para makanalo sa pangaran nito. Bat Rider eh. Parang sakit. Ito lang medyo makati. Makati ba yung normal ng normal attack dito na Morphling? Pero yun nga, mukhang magiging Wild Access build nga dito si Red. Uh-huh. Level 1 lang yung magiging board niya, most likely. Kailangan mag-ingat ng Morphling dito, yung lockdown dyan. Especially pagka umangat-angat na yung levels, ano. Makacho off guard lang siya na ano, na naka-full agi. Auto-delete siya dyan. Panigurado yun. Tapos Avalanche, kahit tag-level 2 lang yun, tapos Wild Axe na level 3. Basag na yan, for sure. Kaya kailangan mag-iingat din. Mawawarak at mawawarak ang mukha niya. Tignan mo, ready na siya dun eh. Tignan mo yung ano niya. Nakakigil sa kanya, meron na siyang Infused Rain Drop. Pero, mga sarang pangalan nito ni Morphling, maliban sa Chinese na pangalan niya ngayon, is Unknown na. Unknown, si Unknown. Literal na Unknown. Yes. Chinese character kasi, no? So for now, yung mid lane matchup naman natin dyan. Favorable for Mamar. Farman yan. Farman talaga, panigurado. Oo. Blinding Light ang maganda makuha dito ni Mamang Dao mamaya pag level 6. Surprise nga ako si Mercury dito, hindi nag-stick yun. Kasi spam din ang Illuminate. Laking bagay din kaya yung stick sa andyan, katapat ko hotel. Pero Trazam, potential first blood if ever. Ayan, medyo lugi talaga. Hindi nila maaabot eh, since pare sila mid lane. Wala na rin mabatong spell nga dito yung spawn team sa baba. Pero yun, dun nga lugi yung baba ng team low. Kasi once na wala na talagang tag team, mahihirapan na sila lumaban sa Taskar, sa Tiny at Beastmaster. Pero sa may top naman natin, although hindi ko nakikita ko sino sa top network, sino ba yan? Si Kotel ata yan eh. Hindi maputi eh. Si Kotel ba? Oh, si Kotel nga, si Kotel. May team pala yung side ni Kotel. Ano kasi tayo dito yung tabi niya eh. Oo, oh, ano? Hindi kita ng buo. Hindi nga namin kita yung top lane kung ano nangyari sa top lane eh. Ba't ganito direct? Nung nakaraan nagkas kami ni Easy, full screen naman to. Tingnan mo. Yo. Triangle cam dagod yung kita ko. Kita namin pala. Biak. Diba, biak? Parang bumakas, biak lang. Biak tayo, biak. Sa siya na guys, ha, kasi yung right side ng map namin dito sa napakalaking. Ilang minagalaw inches yata na TV sa TV. Ba? Ilang inches ba na TV to? Mga 60 yata sa. Ah, ibang TV ba ito? Ah, hindi siya yung ano, TV na, binaba, yung sa TV. Ah, kaya pala, mga agaw. Never mind dito, medyo na maga. Pero nice help came from Travis with that lift. And yun na nga, nabigyan na yung Morphling. And guess what? Kukunin pa nga nila dito si Trazam. Tiny is chasing, Dalul. Pwede niya mapatay pa rin dito yung Toxcar. Uy, grabe! Dulong-dulo yun, bro. Mapapaganong-ganong sa teammate mo. Oo, well played. And syempre, that first blood is brought to us by rivalry.com/epals. Ayun, basic lang. First blood nakuha rito ng Spawn team, which is a good start for them na killing dito yung Morphling na kahit paano madedelay-delay nila pero may lag. Kaya naman pala. Oo, oh, na reason pa nga. Lag, sec. Ikaw kasi. Lag, sec, lag. Sec, lag. Pero with that first blood na nakuha dito ng Spawn team, tignan mo naman yung sarid. Meron na agad helm. Mm. Diba? Anong oras yung blacklist? 8 p.m. po.
Helm of Iron Will. Alas utso. Unless follow through yung laban. Kasi kung follow through yun, baka naging start na sila. Oo, baka nag-start na sila ngayon. Follow 3. Ay, follow 2. Follow 2. Follow 3. Follow 3, follow 2. Di follow 4. Paluin ko na lang. Pero, ay nga, follow through doon yun. So, anytime now or possible. Ngayon, natawa si Mercury, bakit nag-start na. Kanina love trip niya dun sa gilid. Baka na gano'n. Hindi. Baka sinasabi lang ko na na first bet kasi. Diba? Pero ba't baliktad? Ba't nasa... Pag pumunta siya ng Pinas, ito si Mercury. Ba't baliktad? Tapos nag-mall siya sa sikat na mall. Pero tingnan mo. Papasukin kaya yan? Ba't baliktad yung camera? Paano baliktad? Si Mercury kanina, yung nakashow sa kanya, player ng spawn team. Ewan ko. Pero baka si... Pag... Pero si Mercury kaya, pag hindi. Diba nagpunta sa Pinas, tapos sa sikat na mall na... Ang malamit, doon pumasok ka sa Watson. Ah, ewan ko lang. Diba? Ang tanong, doon ba papasukin ka ba ron? Ewan ko. Baka sabihin, spike eh. Pero, ito na ang tulong. Mamang Daya, wala bang TP dyan para sa support? Stack ng tatlong stake ni Paul, easy kill for Mercury. Doon nando na si Tiny, kaso lang, late na din siya aabot eh. Mm-hmm. Pwede mabigay yung avalanche, pero nando na yung slow plus yung fire. At buod na lang napatay nila dyan yung Keeper of the Light with that attempt. I mean, rotation na nakalimutan ko yung word. Rotate attempt dito ni Taskar. Pero binabantayan talaga nila yung lane ni Mamang Daya kasi alam nila na the only way to kill itong Keeper of the Light is magkaroon ng kasama sa lane. Which is, tignan mo naman yung warding nila oh. Kung saan dadaan yung dalawang support doon, nakalagay kasa, wala eh. Namatay kasi yung Taskar dyan sa baba, tapos inabangan na lang. Pero yung Mamang... Nasasaktan talaga doon, men. Sa mga Riptide lang. Wala eh. Nanganaga sa Iron, men. Yung passive na yan. Eh. Mas masakit yung damage yan, kundi under tower yan. Nakakamiss yan dati, nung first time na-update yung third ni Naga, like nung Dota 1 days pa. Aba, para siyang Dragon Breath na pa-tidal wave. Yung itsura niya. Ah, okay. So, na yung mani-negative armor kagad. Na-imagine ko. Pag ganun siya, pa-wave. Pabuka. Pero grabe mong kakasar to. Hanggat di talaga level 6, sige, go lang nag-go. Yan yung maganda, palamingin nila dito yung Batrider sa mid kasi hindi talaga pwede maging easy lane yung lane dito ni yep. Kotal. Kasi once na maging easy lane niya, pwede mag-gank dito sa may top, patayin si Nevermind. Pero speaking of Nevermind, yep. Buti na, lift nga lang dun yung Mirana, that's why hindi nakapag-provide na damage since si Travis yung long range eh. Mm-hmm. Though meron namang consumable si Nevermind sa part na yan, pero yung pressure na ni-apply nila dito sa patch na yun, parang 26 last death. Decent din naman, no? Average. Yun lang, ako. Watch, kahit nahihirapan. And Vanguard na siya. Lip out. Isa pa. Razam nandito. Inahabol ng 2 supports. Meron pa siyang pang-lip. And matadrag pa. Masaklap to, ha? For Tuskar. Walang magtitipi nga lang. Para i-take din dito si Trazam. Meanwhile, habang busy nga dun sa pag-kill, ano? Sa Mirana. Nevermind dito. Hindi naman makukuha ni Jigcrum. Pero yun, nagpakamatay na lang din siya. Alam niya na waste of time kung maglalakad pa siya pabalik ng base. Mm. Diba? Wala, sobrang laking time o XP yung mawawala sa kanya. Yes, sobrang hassle. Pero sa red, iniiwanan niya na dito kasi alam niya naman na imposible yung mapatay na yan ni Morphling without any help. Farm lang talaga dyan si Red. While sa may top naman, ganun din yung mangyari. Yung mid lang yung inabangan ko kasi hindi ko talaga mag-rotate yung Kotol eh. Mga in-expect ko na boom time o double time dito ng spawn team, mga 12 minutes onwards. Pag may dito, earn, best, earn tsaka keep boots of travel na yung Keeper of the Light. Na ano yung chain of thoughts ko. Ulitan galer lang talaga dito. I mean, wala na mo mamatay. Si Morph dito yung medyo delicate kasi talaga. Dahil as much as possible, lagi naka-pull agi siya dyan panigurado. Uy, nag-wave form! Patay ka ngayon, baby Kamali. Jacob. Nakapag-attribute chip naman na. Pero syempre yung pressure niyan, Mike, oh, yung damage. Kasi kung ibabalik mo na ng agi ulit yan, kumbaga, baka isang daan na lang yung buhay, pero perfect arrow para kay Travis plus the Starfall and also the Riptide slip in. Yung Riptide doon dito mama, pero Jigcroy, nahabuli na nila yan Mike, meron na rin naman yan silang boots. TP out taloy, ay, pag-ibig Jigcroy. Bumalik, nagkamali. Yung nakuha, nag-iata siya sa lupa. Oo. Sa creeps, pumunta yung atake sana niya, pero yung Snowball dito mama, iluminate. Ay, tumama pa rin. Tumama pa rin ba? Oo. Or may, oo nga, nag-magic wand lang siya. So Razam, matotos. But Rider, di naman sasalubong dito, guys. Alam na niya na mamamatay yan. So, Mamang Daya, kulit ikaw yung kasama kanina nung ano eh. Oo. Nung Bat Rider eh. So, mabibigyan.
Kulit ka daw. Ah. So ito, another kill for the side of spawn team and double damage. Makukuha naman ni Mercury. Pwede siya mag-rotate. Pwede nila patayin tong Keeper of the Light. Kaso dito yung tayo yung nakabantay eh. Para sa BOB. Kaya yung punta yung power rune. Kay Batrider to. Batrider, no? Devil, oh. Double B. Parang bilis na, ha? May BOT na to, men. Oh, same goes naman sa may Keeper of the Light. Eh, nga, tingin mo on par lang sila. Na parang isang creeps nga lang yung lamang nila sa... Isang creep lang yung lamang nila sa isa't isa. Pero kitang-kita yung movement dyan. Nung Mirana, coming from that ward ng flow. Pero yung baba, sobrang timing na ng late sa yung baba. Ito lang ang problema ng Morphling, men. Hindi niya kaya i-out farm yung Naga Siren. Is what it is, mga kaibigan. Jake, so, yung delikado. Double damage plus the lasso. May additional attack pa para kaya CZY. So, that's gonna be Mercury once again. And that's a solid kill. Since Naga Siren yung nabigyan with the DD, nasulat, may... Oo, oh, gamit na gamit nga rin dito yung vision na meron sila. Hindi nga lang, hindi nakapag ano, hindi naglagay na, well, usual naman yun, hindi ko talaga maglalagay ng song kasi magpa-farm at magpa-farm ka lang. Pero kung nag-save siya ng isang skill doon, masasave siya. Ito na yung pressure na naman na with the controlled unit na Centaur, peperahin. Guys, 100 gold din yan para dito kay Unknown. Malilift pa pa papunta sa tier 1 tower, pero matotos nila. Meron consumable, but the roar will be used. But that's for Rubik. Though sa top lane, never mind, nabigyan. And Mercury naman gaganti dito. Kung pinatay niya yung offlaner namin, papatayin din namin yung offlaner. Yung pangatlong kill niya. And 75% ng kill ng team ano dito. Tawag dito? Spawn. Hindi. Flow. Yung team flow. Kumbaga galing kay Batrider. Oo. Tsaka medyo mahirap lang din yung baba kasi wala na talaga silang damage pa na may bibigay after nung burst nila na avalanche na wild access. Wala na talaga eh. Pero wala, hindi naman magkoconnect. So, basic lang. Tsaka kitang-kita naman ni Tasca rin eh, kasi may vision sila dito. Which is hindi pa rin nakikita ni Travins. Eh, may sentry yata siya sa backpack oh. Kaso di niya, makakaramdam niya yata. Smoke, makikita. Pwede na kasi gumang si Mamang Daya eh, para malamanan din yung ano niya dito, Ernie, no? Na ngayon, pa-vessel na. Pero yung pana, patungo lang naman dun sa catapult. At least. Pa-pressure si Trazam. Trazam, pa-level 6 lang. Kailangan niya na mag-level 6 para pwede na rin siya manggulo dito sa may baba. Which is, never mind, andito na siya after the death sa may top. Pero ito, mas mahirap patayin to kumpara sa Morphling, ha? May third, may flagship to. Yun lang. Sumama. Avalanche connecting plus the stomp. Here comes the toss back. Nevermind yung nahirapan pero makapag-spell lifesteal. Gamit yung breastpin but the arrow comes from Travins. Kumunekta yun kay Trazam. Napitas pa rin naman nila dito si Nevermind. Kaya nga lang mati-trade nila si Red. And here comes the lasso onto Tiny plus the walrus push. Double kill pa nga para sa Tuskar na natamaan ng pana. Pero overall mahiging 2 for 2 exchange lang naman yung post 3 tsaka post 4 yung pares na namatay. May two teams ha. Pero in favor of ano yun, spawn yun kasi unang napatay dito yung ano eh, Pudge. So wala siya magiging flagship stack dun sa dalawang kills na nakuha ng kanyang team. Ang maganda lang din dito, may umaga kasi, so may sustain yung ano, illuminate ng Keeper of the Light, may heal. Diba? Mm. And yung pares naman nilang core is nakapag farm, which is more being on stop, ayun. Ito lang mahirap kung na. Ano lang, bigay na ng space. Mas pabor talaga sa spawn team kasi mas mabilis mag-form yung carry nila eh. Diba, plus one, ako patay ito. Pero 100 lang naman yung lamang. Ayun ah. Delikado nga lang. Here comes the avalanche. Surpresa, gulat, bulaga. Lahat na. Nagulantang pa. Yung Morphling, wala ka siyang kamalay-malay. Nakatago lang sa tree line. Ano? Tinap o... And full charge yan ha, ng illuminate sa may inaban. Planado talaga yung pagpatay nila na yung kay Morphling. And Morphling, di naman siya aware sa ginawa niya ng spawn team. So siguro next time, alam niya na oy, may mga ganyan kasing literalization na, oy, pwede pala gawin to ng gandang team. So di ko na ulitin. Diba? Ayun yung mga tingin ko, hindi naman ulit mabibiktima akala, ng ganun si Morphling. Akala, hindi na akit eh, since wala nang naga dun eh, diba? Pero tingin ko, hindi naman mabibiktima ulit si Morphling ng ganun. Alam niya na eh. Na, pwede pa ulit. Basta si Beastmaster. Oh, si Beastmaster naman. Si Beastmaster naman yung gagawa. Pero here comes the Illuminate. Spotted si Trazam. They know it, mga kaibigan. Vessel is there. Plus the right click, Walrus Punch. Didish na lang siya ng damage para lang sa ganun, kahit papano. Ilang din ano itong hotel in case may bumaka pero that's a solid kill for Mamang Daya. Vessel kill yon. Kahit nalagyan niyang vessel mapupunan din naman ulit since napatay niya. May plus 1 na naman yun pero ito na nga again pwede kasi makikita eh. Moonlight Shadow though. Ay kaya level 2 lang yun. Pwede na naman ito na naman illuminate ka lang that time
Ang hirap i-timing nun. Tsaka full health si Morpling, unlike may, kanine. Yes, tsaka may infused raindrop. Yeah. Diba? Kaya hindi siya ganun kadali makamatay. Diba? Wala, ay, nga lang yung hirap sa Morpling na walang, ano, walang morbid. Hindi ka mapupunan yung buhay mo pag nagja-jungle ka. Wala, kailangan niya mag-rush manta eh. I mean, hindi niya talaga pinili mag, ano, mag... O dito sa morbid, casual morbid. Gusto niya mag-manta agad para... Ang dami niya kasi di-dispel dito yung sa... slow ng solar bind, then yung vessel, tapos yung possible net dito ni Kuya mo naka-siren, diba? Fever na masumukan siya. Tsaka ito, yung orchid. Alam niya naman na isa rin yan sa mga parang by the book na build na talaga ni Chikroy o ng naka-siren kahit anong mangyari. Ngayon. So hold lang muna sa Yashat. Mamaya na daw yan. Mamamantas time. Ako. Pero, unknown dito. Patayan. Kaya ba? Take down. May matitira. Uy! Pero naka-vessel lang kasi ito, Mike, eh. Mapag-waveform TP out, yun naman yung advantage. Pero makakabutan ng Avalanche. Meanwhile, may pinapatay dito si Mamang Daya. Blink in, naka-double D yan, Mike. And nag-stack na din yung stake ni Apple. Tanggal yung 3-streak ni Mamang. And somehow, kahit na-cancel yung TP dito ni Morpling, hindi, na siya, hindi naman siya napatay. Eh. So, well-played na well-played para sa part dito ng team flow. Mm-hmm. Tsaka yung 225 pesos, ano, gold na... Infused Raindrop, dalawang beses na siya sinisave kasi kung wala siyang Infused Raindrop doon, patay na siya doon eh. Grabe ah, gamit na gamit yung early item na yun. Yung punch lang, hindi natin masyadong nararamdaman. Diba, kahit may Vanguard face boot siya, kaso wala pa kasi siyang, ano eh, Aghanims eh. Yung Aghanims yung mararamdaman natin mamaya, which is 2K cool the win na lang naman. Indikit, yung laban natin, goods na goods ano. Si Travin Net. Scott daw, sabi ni Boss JP ah. Travin Scott. Never mind. Todas to, Mike. Easy kill. Wala nang gagawin dun yung toss. Ayaw niya ng snowball save pa. Slow pa. Whatsoever. And medyo na-slow ng bagya. Good thing night time. That's why di maabot if ever ng net dito. And movement speed-wise, meron siyang pace boots dun. Kaya kaya niyang i-outrun. Yes, meron din siyang wind base. Pero yung tier 1 middle tower ng spawn team, nakakuha na dito. Ng team flow. Kahit pa paano. Pero yung si Jekroy, ah. Pwedeng-pwede na ito makasolo call yung Morpling pag nagkataon na nagkasalubong tapos naka-full agi yung Morpling. Naku, yari ka talaga. Paktay ka diya pero another stolen skill. Aray, sakit! Nag-flip ka pa! Ang sakit! Wait, what? Outplayed! Nakuha yung ano yung starfall eh. Pagka fadeboard niya, double starfall din, sinalo dito ni Travins and men. Hirap nun. Paano ka magsisiko mode? Travin, sabi nga dito ni Boss Jeep, yung hirap mag-seco mode niyan. Kahit yata yung Keeper of the Rich yung makasalubong niya sa ganun, kaya niya i-bring ng almost 1/4 yung HP. Mm-hmm. Ang sakit nun, bro. Level 2 pa lang yung ano niyan, ha? Passive niyan. Pag nag-level 4 pa yun, naku, mas lalong masakit yun. Parang yung ganun combo, kaya i-burst si Mirana. Basta dalawang Starfall din yung tatama. Yeah. So, Mamang Daya muna dito. Pressure lang ng bottom lane. Para na sa ganun, mag-react yung team flow. Si Red yung papalit. So siya mag-push dito with a controlled unit eh. Pero let go niya lang muna yung hawk niya dyan. Medyo antayin muna yung potential na lalabas sa mapa. Kasi as of now, naka-moonlight shadow. And wala nagsushow, ano? Yes. For team flow. That's why hindi masyadong bumaba. Lumalim din dito. TH nakaramdam. Nakakaramdam si Beastmaster. Even though nasa top lane lahat ng heroes. Safety lang. Nakaramdam din yung Morpling doon na wala rin nagpapakita sa mapa nila. So alam na agad na auto-out na yun. Hindi worth it ang limang creeps para sa buhay ng Morpling. Pero ito, ba't di talaga nila i-give up tong baba? Kasi alam nila na kailangan nila controlin na ganito lalo, para hindi makalaro agad yung Batrider. Tsaka mahirap kasi ito lang yung lane talaga na malalaro nila eh. Mahirap laruan yung mid kasi ready dyan mag-teamfight yung team flow. Tsaka, ano yan? May tower din kasi eh. Kaya ESL yung spawn team, wala na silang tower dyan. Minus 1 talaga sila. Kaya papapain to. Ngayon, ayun na yung combo, mga kaibigan ng Tiny and Mamang Daya. Siyempre, yung toss avalanche yan, Mike, nag-ano na yan. Nag-press level 4 na nga ata. No? Tsaka wala na siyang infused raindrop that time para islig test siya eh. Unlike kanina na may infused raindrop nga siya and almost 1 HP lagi yung natitira sa kanya kaya siya nabubuhay. Pero
Jake Roy, may mantas din lang. Ay, meron na, going for Heart of Taras. Bilis, sobrang yaman, 11k net worth yung kanyang net worth. And 7k lang para sa Morphling. Ito mahirap eh, kapag yung Naga, hindi masyadong pressure. I'm expecting na ito yung hahanapin lagi nung bat eh. Kasi, tsaka si Nevermind, lagi kasing namatay nung laning, tsaka yung mga early skirmishes natin, men. Yun lang, di tumama si Dalul. Wala na, alam na na may blink siya. So, deadly na yung time. Hindi yata nakita gabi. Tsaka wala rin vision. Hindi, napang-surprise niya na yun. Kanina rin ata sa top. Sa top. Oh. Speaking, buti yung cooldown yung dagger. Eto na, nung cooldown, Mike. Toss back, may pana. Sabi niya, ay, Grimms! Buenas pa, guys. Buenas noche para dito sa Morphling. Dahil pwede siya kumitan dun, oh. Kasunod na nun, arrow. Oo. Buti na lang talaga. Ano yun? Na-agro kasi ni Tiny eh. Na-right-click niya yung Morphling dun eh. Diba? Kundi na-agro ng Tiny yan. Diyos ko. Tsaka yung ano din kasi, skill. So ngayon, tier 1 tower. Di-deny na lang. So walang pero, sound. Pero ano? Trazab dun. Na-deny yung tier 1 tower. Top lane. Itadrag nila yung nag-snowball dito nga na to Scar. Pana. Makapag-wireless punch pa siya dyan. Pero mapipitas nila. Pati si Nevermind dun sa baba. With the Orchid Manta style Riptide. Wild no. Axe plus Roar pa. Hindi na kamo kinumit yung Roar. Pero yung sa may mid pala, Jay, kung hindi yan yun, kung hindi plug bearer na creeps yung nandun, patay yung Morphling. Hindi walang mabubuhay. Kaso ito, mamamatay ito, Mike. Napana. Kala niya easy kill si Dalul, pero nandun pa din yung kupunan ng spawn team. And as of now, 3k gold advantage. Di nila nagawa yung timing nila dito, Mike. That's why they're struggling. Munti ka na eh. Bumelo na kanina eh. Kaso napigilan agad dito. And nag-step up ngayon yung tatlong heroes ng spawn team. Well, alam nila na pwede nilang ulit-ulitin lang yung ganitong play eh. Kasi alam nilang hindi sila mapipigilan ng patch. Kahit yung patch nga umarap sa kanila, kung pa-isa-isa naman o dala-dalawa lang, kayang-kaya nila yung contest yan eh. Pero ano na kaya item dito ni Keeper of the Light? Pero may Aghanims na pala itong may Aghanims na pala itong Pudge. So medyo makatiyon na rin. Yung kanyang Rat. Rato, Belsi. Radiant's middle tower is under attack. Ratol. Ayun, mag-Octa rin. Naku, may Arcane pa, sarap. What was I spam doing? Sayang, no, ganda pa naman ng panimula ng bat dito ni Mercury. Pero kaya kayo bumawi. Recipe away para sa kanyang BKB. I think, should they fight? Kasi sinaga dito, kahit 4v5 yung laban, hindi muna yung sasama. Kumbaga, kanina nakakuha ng pick-off, pero paprioritize niya pa dito yung heart, no? And now, maabutan pa siya, Mike, na vessel na. Nandun na rin yung slow. Kailangan lang kumunik ni Red, but the Wild Axe for the extra vision, plus the Roar, here comes the blink in for the tiny snowball nga lang. Papapatay nila dyan, panigurado, yung Beastmaster, so trade-off lang. Pero kailangan nila mag-ingat since nandito yung Potel. Again, Naga Siren is nowhere to be found right now. Nagpa-farm pa siya, Mike. Pero 1-for-1 yun na papabor for spawn team kasi na-delay mo yung DKB. May 1,000 gold na siya doon sa may backpack niya. Nabuhasan pa yun dahil nga sa pagkamatay niya. Tsaka, yung nakakuha nung kill doon kay Batrider, core yun alam ko eh. Tapos dito sa may side ng spawn team, si CZ lang. Tapos ang dami nila nag-hati-hati doon sa XP. Pero yaman din yung Rubik. Na-hold up din, Mike. One component away para sa kanyang Guardian Greed. Tip mo. Tip, hello? Wag mo yung tip. Wala. Kala ko titip niya eh. Tropa yan, sabi ni pare ko eh. Tinip siya kanina eh. Dapat hindi ka papatalo. Hindi muna. Kaso hindi Pinoy eh. Mamaya na daw. Kung Pinoy yan. Pag-shurble nila oh. So, Heart of Taras na ngayon yung Naga Siren, Mike. Pwede na sumama. And habang heart pa lang siya, ngayon pa lang yung manta ng Morphling. Diba? Oo. Kumbaga, nagkaroon na siya ng Orchid, nagkaroon na siya ng Heart. Saka pa lang yung bawi. Almost 2 item ngayong lamang sa kanya ng Morphling eh. I mean, yung lamang niya sa Morphling. Pero ito, Morphling going for that Aghanim Scepter din naman. Which is pwedeng-pwede niya gayahin kahit sino pwede. Pero yung mas ideal, Naga. Para may pang-dispel din siya. For me, si Tiny may siguro. May pang-net din. Pwede rin. Para may 3 grab. Pero kung mas bet ko kasi para may pang-dispel din siya dun sa like, mana. Like burst. Tapos may net avalanche waveform. Minus 1 agad. Pwede. Mas bet ko lang talaga si Naga. Oo, yung ano din, ano? Pwede kasi siya mag-anay. Pagka-net niya, pwede siya mag-out ng saglit. Bigyan niya ng uyo kakampi niya. Para ma-hold yung naka-net, no? Parang buy time lang with that net. Pero Naga going for Orchid. Ano na? Bloodthorn. Pag nagka-bloodthorn to, walang balambot sa mata niyan. Tsaka syempre, illusion lang ma-check mo dito. Alam mo na yung item ng Naga. So they're aware na Heart of Taras and unkillable for me.
kundi ka magpo-fully 5 target, sana agad yung mapapatay. And speaking, so, mamamatay, it's gonna be Rubik down, buyback is committed. Naror pa nga yung Morphling plus the Avalanche. Kinopya niya nga yung Tiny John Mike, but the sleep though come from CZY na nakopya niya nga dito sa Naga Siren. He will manage to kill Tiny, pero at what cost? Parang everything now. Biki, beware of na yung Batrider dyan. Inapitas nila yung Pudge and nanit pa mga kaibigan. Si Unknown, wireless Pudge connecting, pero that's the heart of the Ras na Naga. Look at that Illuminate, man. It's too much for them to handle. Triple kill for that Mirana. Travens going Seiko mode. Kasama si Drake. And Tiny lang yung namatay dun, Mike, na force out inis ang buyback. Apat na kill sinagawa. Sayang that nagback na sila nung nag-slip yung Rubik, eh. Feeling ko. Pero kala kasi siguro nila. Kaya nila kasi wala nang ano, eh. Parang nandun na lahat, eh. Parang kompleto na yung mga kailangan dito ng Team Flow in order na makalaban sila. Problema nga lang, nakalimutan yata nila na sobrang free skill yung Keeper of the Light sa likod. Tsaka ang problema rin dun, men, wala na silang magawa sa Naga Siren kasi napipilitan na talaga mag-out yung Morphling. Sayang din na napakasin talaga ng damage, eh. Yung simula mismo na teamfight, cooldown kasi yung ano dun, eh, yung yung dismember ni Tiny, which is wala sanang pang-ansel. Ay, ni Pudge, which wala sanang pang-ansel. And syempre, that Russian kill, mga kaibigan, is brought to us by, huwag mo na akong tignan. Ayan, Russian. Ayan. Atin sa atin ng Vortex for your, ayoko. For your next PC upgrade, go for Vortex. Toss, Avalanche, Pana, Starfall, 3. Wait, what? Boy pa? The dodge. Buti na lang nakapag art tributes. Ano? Hindi siya na-orchid dito ngayon pa lang. Ni Jekroy, pero si Toscar na lang, mga kaibigan, ni Trazem. Sakit. Yung mamamatay, man. And Bloodthorn na after killing, Pero ito pa pala ito, I forgot to mention na sobrang ganda rin nagiging galawan ni Tiny dito. Na nagmi-miss to lang, may bait lagi spawn team. Kanina yung illusion yung naging bait nila, eh. Ngayon yung creeps naman nung nag-adaptive strike yung Morphling. Aray ko na pa na paata. Patay na to? Ay, dyan na si Jekroy. Patay ka na? Top na siya dyan, Mike. Pwede pang bumakap yung Tiny, oh. Papunta na rin, eh. Kaso corner na siya dyan. Potato corner na. So, na magagawa? Sarap. Pinalata na parang patatas yun na potato corner. Ang sarap. Walang magawa yung patch dun. Para siyang malaking patatas nga na pinipil na lang ni Naga Siren. Pinalata ni Sarah, mga kaibigan. So, 11k advantage, 22k. Makalamangan. Butik, kala ko may end, ano yun, yung Kemerut na alarm ng cellphone. Nagulat ako. Pero ito, back to the game, mga sir. 25 minutes, may Aegis advantage dito yung side ng spawn team, and they are, Team Flow, they are having a hard time on how to fight this spawn. Kasi sobrang outfarm nung Morphling yung Naga, eh. Ay, sobrang outfarm ng Naga yung Morphling. Yeah. Baliktad pa, Diyos ko Lord. Pero no, hindi lang to. Almost 3 items na yung lamang dito ng Naga sa Morphling. Hirap na ibawi na ito kasi yung pumik ka dito ng ano, eh, pumik ka dito ng Pudge and Batrider hoping na ma-dominate yung mid game natin. Kaso, may kaso papalag pa yan Naga, mga 33 minutes up, pero the fact na 23 minutes pa lang na ano, kumbaga napaaga ng 10 minuto dito yung Naga, na yun pa lang siya nilalabas. Ito ko naman, Heart, Bloodthorn, ngayon Skadai. Nako, magandang item against kay Ska. Kay Ska dito. Kay Pudge, tsaka kay Morphling. Nako. Eto, 300 gold away. Paaganims. Kahit magkaganims yan, wala, eh. BKB naman na dito. Si Nevermind, di ramdam, Mike. Sa totoo lang. Di ramdam yung Pudge. Tsaka kahit sabi mo may BKB na siya ngayon, eh, kung kaharap niya rin naman yung sa red, naro na siya, di wala rin. Pag nag-BKB, magpapatulog lang para gulpin nila yung patch, eh, di ba? Wala man. May BKB lang naman dito sa Team Flow. Silang dalawa lang ng Batrider. Wala, iwan-iwan sila sa network dito nung Naga Siren. Sitting at 22k versus Morphling. Nasaan siya? 10,000. Almost 3k ngayon. Almost 3k. Almost 3 item ngayon lamang ni Morphling. Ay. Yung item pa na tinutukoy ko, dapat agad sa. Ito na, kailangan mag-jump in. Naunahan ni Dagul. Yung Batrider na puwersa pa yung BKB. Look at, never mind. Bloodthorn na net, na hold, nag-BKB na roar! Hindi na nagising. Na snowball save nga lang siya dito. Pwede siya kumagat. Kaso lang, matulis ba ipin yan? Makakagat ngayon Tiny dun sa likuran. But the slip preventing that kill.
doon nga sa Tiny but the snatch come from CZY, TP out for Nevermind, walang mamamatay sa upunan dito ng Team Flow, pero men, they messed up sa part na yun. Buti na lang talaga, lagi naagaw dito ni Rubik yung song, kung hindi, magkakandaleche-leche na talaga yung ano, yung galawan dito ng Team Flow. Diyos ko, Marimar, ay. Halaka. Ang ganda kasi, hindi lang siya basta-basta nanet kanina, naaro siya. Kaya hindi siya talaga nakagalaw. Yung pagkagising niya, nakapag-BKB siya. Kaso, ano, nag-BKB siya para snowball. Naroar din siya. Buti ka mo na snowball kasi patay na siya doon kung di siya na snowball eh. Oo. Buti na lang talaga. Munti ko na nga rin yung Morphling. Nako. CZY. The Savior. So, meron pa silang ages to work with. Pero 40 seconds na lang naman na yan. Pero tier 2 mababasa. Glass Outer Tower dito. Ng Team Flow and men. Wala silang big ulti. Wala silang big ulti dito na kayang to turn around ng team fight. And I'm expecting na magsaskadi pero hindi greedy si Naga. Instead, he went for the Lincoln Spear. Defensive kasi, lang. Alam niya na laso at yung control kagat din dito. Nakagat ng punch yung pwedeng pumatay sa kanya o mag-total lockdown sa kanya. Which is, ayun, wala na ngayon. Kasi may Lincoln na si Naga. Tsaka alam niya hindi niya kailangan ng Skadi kasi kaya-kaya ng damage niya yung ano eh, yung Morphling tsaka Pudge eh. Parang hindi pa ganun kakailangan yung Skadi talaga, pero item check muna tayo. Nevermind BKB going for ano to? Vitality booster. Siguro hindi siya pag nag-AC siya wala rin. And nga pala guys, inaanyayahan namin kayo kasi after nung stream natin 11 PM, ano meron? Grand Finals ng aking team, G2 Esports. Ah, sa G2 CSGO. Esports versus Heroic Best of 5 Intel Extreme Master. Official coverage tayo dyan. Like and follow nyo na. Focus party. Barila na. Oo. And yung best of the best na magkakast sa atin dyan mamaya, si Boss Echo. And favorite ko, Boss Nikki. Bias ko dyan. Maganda laban yun, Mike. Oo, pero to. Kayo na magandang bebetan later on, pero never mind. Never mind! Diba? Sabi na yung sasabihin mo eh. Predicted eh. Happy. And wala siyang buyback dito, Mike. Potential high ground attempt para sa opunan ng spawn team. And ngayon, nasa bottom lane sila. Nagtatry, magbasa, gano'n. So, walang kahirap-hirap to, Mike, with the controlled unit. Manta illusion, mirror image illusions. Tama naman na dealt nila na dami, sobrang decent. Meron pa silang 26 seconds to work with, pero they will not play it safe. Spawn team, they're not in a hurry, they're not in a rush. Diba? 15k yung kalamangan. No need to throw the games. And kung matutunugan nila na makuha yung double damage, Mike, get up sila lalo. Oh, actually, kahit nga walang double damage, okay lang. Wag na, no? Oo, oh, kasi mas lalo madali makita eh. Pasaging ko yan. Okay. Ay, pero hey, ayun yung maganda makuha niya, no? Ni... Ah, nag-iba na kasi nag 30 minutes na, no? Beast. 28 minute power run yun eh, hindi na nakuha, no? Beastmaster, yung ano, Mirana kumuha, pero ito may smoke. Ooh! Ay, pag-ibig, two-man avalanche onto the toss, and now, mabibigyan ng sustain, courtesy of Rubik, but the slip. Mabubuhay pa si Trazam, pero parang setup pa yata yun ng Illuminate, Diyos ko po. Wala eh, hindi tulog eh. Ito naga-slip na. Itong original arrow. Uy, nabot! Arrow. Where's the arrow? Ayan na, palipad na. Patay naman. Pag nabuhay, dinaya. Pipikit ako. Pag nabuhay, dinaya with the arrow setup, with the orchid, puputok pa yan. Basag yung top lane dito. Ba't mo pa kasi sinubukan lumasit? Sinabutan ka tuloy nung naga-song. Oh my god, and with those skills na nakuha ng spawn team, trying for that barracks na sila. Oh, ito, never mind. Ikaw ang ano eh, ang missing piece ng pero Team Flow eh. Objective lang mga kaibigan. Uy, and, walang kahirap-hirap nilang binabalagbag yung tarangkahan ngayon. Pwersahan na to. Dalawang lane, no? Yeah, sinabay pa with a catapult creep wave yan, plus controlled unit, si Toothless. Nagbabasag, nice snowball, pero madadrag, parang ang pangit pa yata. Ano, mag-set up on sila ng avalanche eh. Thank you! Sabi nung Toscar, this is the setup. Isa kang bayani. Nagulat ako. Sinabat mo ako sinama doon. Sabi nung Pudge, ikaw na lang. Bakit mo pa ako sinama sa kalungkuhan? Pabuhay pa lang yung Morphling eh. Okay, ito pa. Toss back. Buyback will be committed. Bat Rider will go down. Meron siyang buyback. Pero wala na. Paspasa na to guys. Yung Illuminate, oh, tinan mo. Sakit. Tsaka yung Riptide. Ano item na ito, Manta? Aga Nims. Aga Nims. Wala na, yun lang. Yun.
GG is called. Game number 1 goes to Spontim. Di talaga nila kaya. Oh, kaya ako na pumanik dito sa Team Flow. Yes. Kala ko magagampanan nila yung punch. Kaso wala eh. Batrider, wala. The disconnection eh. Parang ano, kaya naman sana talaga ng Team Flow eh. Nagawa ni Batrider yung kailangan niya. Kaso parang may missing pieces talaga eh. Uh-huh. Ay, hindi naman pieces. Missing piece. Missing piece. Na hindi nag... Kaya hindi nag-work yung buong draft dito ng Team Flow. Kasi kung gumana si Nevermind, tingin ko hindi magiging ganito kaganda yung play ng spawn eh. Meron siyang Ags, meron siyang ano pa bang item niya dun. Ang problema lang kasi, men, lagi siya namamatay eh. Tsaka kung titignan mo, ang sak ng Keeper of the Light yan, wala ka man lang ano, wala man lang kayong 5-5. Diyos ko, kaya naman talaga. Tsaka ang ganda rin na naging lahat ng Kotel Games ngayon, olats talaga, Mike. Ay, ngayon palang pala nanalo. Tsaka ano kasi, ang ganda rin kasi ng pagkaka-execute dito ng spawn team na nagkakaroon sila ng bit na illusion or creeps, tapos papasokin bigla ni Dalul. Parang, but pag dito tayo, negrong-negro talaga tayo, no? Oh, hindi, sa do negro naman talaga tayo. Pero ikaw lang, huwag mo ko damay. Negro ka rin, huy. Naniisip ako. Ikaw lang yung negro dito, huwag mo ko damay. Dito lang sa ano lang, sa camera lang natin, pero sa stream, iba? Oo. Oh. So, ayun. Diba? Balik tayo sa game number 2, guys. Let's see kung makakabawi ba yung kupunan. Naniisip pa ng camera. So, dyan lamang kayo. Magbabalik kami. Promise, dagger out. Peace.